Okay. Magandang araw mga solar. So nandito tayo ngayon today. Today medyo special, no? Hindi natin madalas nakikita to, pero papakita ko sa inyo ang proseso kapag approved na yung inyong net metering, no? Ano ba yung mga pinapalitan? Ano ba yung ginagawa ni Meralco? Para makita nyo talaga kung ano yung nangyayari, ano yung kailangan gawin, ano yung dapat yung expect kapag approved na yung inyong net metering. So puntahan natin tong metro nila ngayon. Okay, so currently ito yung regular nating metro, no? So hindi yan nagbabasa ng mga power na lumalabas. Okay? And then this is the additional meter base na pinapadagdag ni Meralco. Nandyan nilalagay yung REC meter. Okay, so makikita nyo si REC munta dito at dyan nakakonect si yung ating solar. This is the regular meter na papalitan ni Meralco. So eksaktong eksakto dumating na si Meralco. Okay, ito na yung si Meralco. Morning. Morning, sir. So, papakita natin ngayon dito, ano ba nangyayari kapag nag-net metering. Okay, so ngayon, ini-inspect ni sir. Ano po? Oo. Magka-shutdown tayo sandali ng kuryente. I-test muna tayo sir ng voltage. Pwede na po bang? Kaya na po tayo. Okay, so may mga test silang gagawin. Magpapatay ng main breaker. Tapos sa... Sir, dito sa loob papatay o kayo magpapatay? Oh, hindi na sila magpapatay. Patay muna natin yung ano. Patay ko muna sir yung solar. Okay, so magmas tayo, no? Medyo dumadami yung tao. TV muna, bro. Okay, andito kasama natin si Ka-Solar Joseph. Grace Light po yan. So kung kailangan nyo po ng consultation, pwede nyo rin pong kontakin si Grace Light. No? Hindi naman ang lock mo. So mga area na Las Piñas, Paranaque yan, pwede nyo pong kontakin si Grace Light. Tapos pag kailangan nyo po ng ano PB, ganito po, pagpapatayin nyo yung inyong solar, PB po muna. Ayan. Tapos hintayin po natin mamatay si inverter. Mag-a-alarm po siya dahil biglaan pong nawala yung kanyang PB. Pero hintayin po natin yan mamatay bago po natin i-off yung kanyang AC. Okay? Okay na. So namatay na. Pwede nang patayin yung AC. Okay, balik tayo sa labas. Papalit na ba tayo ng metro, sir? Papalitan nyo na. Bubunutin nyo na yan. Okay, so mga ka-solar, bubunutin na ni engineer yung metro natin. Ito yung regular nating metro. Sige, sir. Tapos papalitan nyo na ng metro para sa net metering. Yun. Ayos. Don't do this at home. Don't do this at home. Okay. Simiraan ko lang ang mayan dyan. Motorized. So si sir talagang engineer siya ng Meralco, no? So wag niyong gagawin to ng kayo-kayo lang, bawal po. Okay, so yan yung first step. And then papalitan na yung metro ng
ng metro para sa net metering. Okay, mukhang nagkaabutan na. Ayun na. Nagkaabutan na. Isa na lang, kuya. Okay, so hawak na ni sir ang bagong metro. Yun. Yan, so nakabit na yung bagong metro for net metering. Mamaya ikakabit naman. Ikakabit na ba rin natin, sir? Yung... Arisi po. Yes, sir. Arisi. Okay. Ayan, nilak na. Para hindi na magalaw. Ayan, babalak. And then, syempre, yung ating REC meter, ikakabit na rin. Yung REC meter, siya po yung nagbibilang ng lahat ng generation ng solar. So, dati po hindi yan kailangan. Dati po hindi po siya kasama sa requirement ni Meralco. Pero ngayon, na-required na ni ERC para mabilang yung mga generation ng solar. Ayos. Okay na, sir. On na namin or ano? Naka-on na po ako dito, sir. Ah, naka-on na. Tapos magte-testing tayo, no? Ah, iba pa yung magte-test. Ah, iba pa. Okay. So, iba pa pala yung magte-test. Sila lang yung nagkabit. Tapos iba yung magte-test. So, ang gagawin natin, o-on natin yung solar. Tapos sa mag-start na siyang mag-generate at magbenta ng kuryente. Pero hindi pa po yan makikredit kasi kailangan pa pong ipasok yan sa system. Okay? So, tapos mamaya papatayin ulit nila yung breaker sa labas. Magbibilang po sila ng 10 minutes. Kailangan may 10 minutes po bago pumasok. Bago mag-generate si solar. So, buksan natin. Okay, so pag magbubukas po kayo, unahin niyo po yung sa grid sa AC. Okay? And then buksan po natin yung sa PV. So yan, 10 minutes po yan. 10 minutes as requirement ni Meralco. So hintayin po natin si ano, yung isa nating isang engineer ng Meralco na siya yung ano magte-test, magpapatay ng breaker sa labas. So ang gagawin po nila, itong breaker po papatayin po nila yan. Tapos dapat dito sa metro na to ay hindi maglabas. Dapat hindi siya maglabas ng kuryente. So kung mapapansin nyo po, yung metro ng net metering, may mga nagpa-flash na po yan. Nagpa-flash. Tapos may certain number. So yung number 1, yun po yung nagagamit nyo from Meralco. And yung number 11, yun po yung nabebenta nyo. So, hintayin lang natin yung isa pang engineer para yung magko-conduct ng 10 minutes delay.
Okay,